Patihan po ngayon sa Kamara ang planong pag-amyenda sa ilang probisyon sa saligang batas kaugnay sa pamumuhunan sa bansa. May ulat on the spot si Sherian Torres. Sher? Yes, Pia. Isang oras ang inubos sa mga miyembro ng House Committee on Constitutional Amendments sa pagdedebate kung ano ba ang kanilang dapat sunding proseso sa pagtalakay sa House Resolution No. 1 ni Speaker Feliciano Del Monte. Timpanukala de Del Monte na nagsusulong na singitan ng mga salitang unless otherwise provided by law ang Articles 12, 14, at 16 na nakasentro sa National Patrimony and Economy sa 1987 Constitution. Ito raw ay para ma-relax o mapalambot ng konti ang batas tungkol sa pamumuhunan para sa nating mabibigyan ng malaking pagkakataon ng foreign investors na magnegosyo sa bansa. Sa ngayon, just 60-40 ang hadian ng paglalagay ng negosyo rito pabor sa mga lokal na mamumuhunan sa bagay na nakaka-turn off daw sa foreign investors na Del Monte sa kanyang explanatory note sa Resolution No. 1. Pero simula pala ng pag-iimpiya, humarang na agad ang makabayan block. Ang tanong ni Gabriela Representative Liz Dignila Ilagan, ni Committee Chairperson Maylene Garcia Albano, ano na ang estado ng mga bills and resolutions na nagsisulong na iba't ibang forma at opinion sa issue ng charter change? Ang sagot ni Albano, tanging ang mga kapareho lang ng Belmonte Resolution ang nasa agenda nila ngayong araw. Kaya bagamat nagkasang numero una ang imanaghain ng charter change related bills and resolutions na babawiin na nila ang panukala, hanggang ngayon wala pa talagang nag-withdraw ng kanilang bill or resolution, sabi ni Albano. Tumagal ang diskusyon sa debate ng nabayan muna Congressman Derico Linares at Dasmariñas City Representative Albizu Barcaga kung ano ba dapat ang proseso para talakayin ang Belmonte Resolution. Sabi kasi ni Barcaga na sinigundahan din ng Committee Vice Chairman at inokusnot ni Representative Rodolfo Pariñas itatrato ng Del Monte Resolution na isang ordinaryong panukala na kailangan pasan ng Kamara at Senado mag-usapan sa bilateral committee meeting to ratify kasama na ang target na petsa ng plebisito bago ipasa sa Komisyon ng Eleksyon. Pero bilis ng Colminare, maling itrato ang ordinaryong panukala ng batas ng Resolution No. 1 dahil pag-aamyenda sa konstitusyon ang tinatarget dito, dapat daw i-transform muna ang Kamara bilang isang constituent assembly para himayin ang Del Monte Resolution. Sabi ni Colminares, ipagpaliban muna ang pagtalakay sa Del Monte Resolution at ayusin muna ang proseso para maiwasan daw ang kalaunan ay pagkwestiyon sa legalidad na ginamit sa paraan ng Kongreso para pagtibayin ito. Pero eventually, na-overrule din ang posisyon ni Colminares at pinagsagitan na isa-isa ng komite ang mga inimbitan nilang eksperto. Kapwa sumusuporta sa Del Monte Resolution si na Peter Wallace, ang governor ng Management Association of the Philippines at sa Lick Church Tiampo, Pangulo ng Foundation for Economic Freedom. Si Calixto o si Chiquiampo, binigyan din ang kahalagahan na amyendahan ng economic provision sa 1987 Constitution, hindi lang sa aspeto ng business climate, kundi pati na rin sa issue ng national security. Malaking atraksyon daw sa Estados Unidos na depensa nito ang Pilipinas sa anumang banta ng China kung may malaking interes na gumagana rito ang foreign investor. Sabi naman ni Wallace, kailangan ng gawing mapapanahon sa halikang batas para na rin makabawi agad ang Pilipinas sa mga napapalampas nitong oportunidad mula sa foreign investors. Pero si Sunny Africa, Executive Director ng Eagle Foundation, naniniwala ng kailangan lang na maayos sa sistema at reforma sa business atmosphere ng bansa para mapasigla ito. Pia, ito ongoing pa rin ang hearing ngayon at magpapatuloy ito hanggang mamayang hapon. Yan mo na latest mula dito sa Kamara. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Sherian Torres.